nagsimula ako sa bookmark noong 1968. Binigyan ng exam, natanggap naman agad. Sekretary ako noon ni Assistant General Manager. Nagkaroon ng bakante sa accounting, cashier. So kinuha ako doon as cashier. Nung nag-resign na naman yung bookkeeper, ako ang pinalit. Stay ako ng 19 years, tapos nag-resign ako. In 2002, binisita namin sa ambassador dun sa opisina niya. Kasama ko yung mga dating taga-bookmark. So, dun naman inano ni Mr. Tan, sabi niya na kung gusto kong bumalik sa bookmark, sa accounting. Kaya nakapasok ulit ako. 2014, nung nag-retire na ako at the age of 65, hanggang ngayon, naging consultant for 5 years na. All in all, 36 years. Oo. Nang ano ko sa bookmark. Talagang babalik at babalik ka dito. Nung pagbalik ko dito, yun ang mas challenging. Kasi kailangan ayusin ko yung mga libro dito. It took me mga more than one year para maiplansya mo lahat. Pero ayaw na yun naman. Nakasurvive. Nung pumunta si Boss Lori dito, tinuruan kami kapag lakad ng business, kailangan may projection sa sales, sa expenses. Nahirapan din ako doon kasi from scratch, wala kaming record. Pinahimay-himay niya magkano yung monthly sales, monthly expenses. Kailangan tignan lahat ang record para magkaroon kami ng basis. Susunod na taon, meron na kaming projection na iko-compare mo na. And sa buhay namin, nakatulong din. Kasi di ba alam mo na, ito yung expenses, ito yung sweldo mo. Dapat marunong ka din. Paano mag-budget, paano ano. Dito ka sa bookmark, natutunan namin paano yung magawa mo yung trabaho mo ng maayos. Tsaka yung pagturo nila sa amin. Through example, ganun. So, ang bookmark, honest. Honest sa mga business ano namin, partners, mga printers, mga authors, sa gobyerno, tsaka sa empleyado. Wala kaming tinatago na mga record, di ba yung iba, double record, ganyan. Tsaka si ambassador, pag sinabi niya, sir, ito po ang ruling. Okay, gawin natin yan. Travel kami ng nakailang beses kami, pinag-cruise ba kami. Tapos dalawang beses kami pinag-Japan. And siyempre, masaya ka na gusto mo rin ibalik sa company. The more na magtrabaho ka, na wala kang gagawin na against the company. Basta gumagawa ka ng trabaho mo ng tama, mabait sila. May major bonus, may profit sharing ka pa. Tsaka ba, nangailangan ka. Bawa ganun, pwede kang lumapit. Mabait sila sa amin. So, parang family kayo. Tatagal pa ang bookmark. Basta hindi siguro magbabago kung ano yung mga patakaran pa rin nila. Kasi si Mamari siya, tinutuloy-tuloy pa rin yung kung ano yung nakagisnan. Basta continue yung pag-produce ng mga textbooks. Kasi ano nila, mga authors daw namin, talagang magaganda ang mga libro. Talagang maganda. Plus ang ano naman ang presyo namin, mas mababa kaysa iba. Happy 75th anniversary ng bookmark. Ang wish ko ay tatagal pa ng maraming taon dahil marami hong natutulungan ng bookmark.